For today's video, isang quick and easy pasta recipe ang ibibigay ko sa inyo. Okay, so first, we have to use a linguine pasta for this recipe. I-boil lang siya ng 8 to 10 minutes and then i-drain. Make sure that it's al dente before niya siya i-strain. To make the al dente test, just pinch your pasta and pag okay na siya, yan, pwede niyo na siyang i-drain. Make sure also na i-rinse off siya sa malamig na tubig to prevent the pasta from sticking to each other. Then set it aside and magpainit ng isang pan and using an olive oil, magsusaute tayo ng sibuyas. Ayan. So make sure that the oil is spread throughout the pan. Once mainit na siya, pwede na nating ilagay ang onions. I used white onions for this recipe, pero kung meron kayong red onions na stock, pwede rin yon. So, igisa lang siya over a medium heat para hindi siya masunog nang hindi siya pumait. For this recipe, the main ingredient is the tahong or mussels. I bought gourmet tahong from La Cucina de Margarita, one garlic, gourmet chili garlic flavor, and original gourmet flavor. Ayan. So, I used around 2 tablespoons from each variant. And igigisa lang natin siya with the onions. Ayan. No need na to put in garlic kasi may garlic na nga siya. So, ayan. Gisa-gisa lang siya hanggang sa maluto na siya. By the way, luto na si gourmet tahong natin. Pwede niyo na siyang kainin as it is. Pero for me, dinadouble ko po siya for this pasta. Ayan. So, saute for around 5 minutes. Over medium heat pa din. So, you can add also half cube of chicken cubes. Ayan. And para mas masimut natin yung ating lagayan, I poured in 1 tablespoon ng tubig. Ayan. Para lang masimut siya. Ayan. We use chicken cubes para ma-neutralize niya yung lasa. Ayan. Hindi ma-overpower yung lasa ng tahong. Then, para mas masarap and for that tangy flavor, we used lemon juice, a quarter slice ng lemon, and pang add lang ng taste. Kung wala kayong lemon sa bahay, you can use calamansi, of course. Then, add in a little bit of salt. Hindi na tayo gumamit ng pepper kasi maanghang naman na siya. Then, let it simmer for around 5 to 8 minutes. And kung gusto niyo pang dagdagan ng water yung kanyang pinaka-tea sauce, pwede naman. And ako, I added 1 tablespoon . Then, after masimmer, we can toss in our pasta noodles over a low fire na to, low heat na to. Ayan. So, by the way, the pasta is around 200
grams. So, pwede siya for 2 to 3 persons. Then, toss nyo lang siya until evenly makover na siya ng ating pinaka sauce. And, so, toss nyo lang siya. You can also add in basil leaves for added flavor. So, ako nag-add din ako ng basil leaves galing sa tanim sa kalikod bahay. Ayan. Then, that's it. Pwede nyo na siya i-serve as it is or with a side side dish or meat or a garlic bread. Ayan, sis. Basil. We're done. So enjoy your quick and easy mussel pasta in chili, garlic, and olive oil. Happy eating! Till our next vlog, please don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated ka sa mga new vlogs ko. Bye!